Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Kung tayo po ay hihinga ng isang aral, isang salita sa ating po mga narinig na pagbasa, ano po ba ang pwede ninyong mapagnilayan? Isang salita, yung sulat sa mga taga-Hebreo, yung Salmong Tugunan, maging ang ating Ebanghelyo. Ano po yung pinaka-common na isang salita na dapat nating pakatandaan? Pinaka-importante po sa tingin nyo. Isip, no? Kailangan natin patuloy na pinagninilayan ito. Ibabahagi ko po para sa akin. Ang pinaka-isang salita na mahalaga para sa Diyos ay yung salitang obedience o pagsunod. Para bang, sabi nga, kasi sa ating unang pagbasa, ang sabi po dito, yung tungkol sa mga kautusan, tungkol sa mga ritual, yung paghahandog, yung lahat ito ay bahagi ng ginagawa natin, yung pag-aalay ng mga hayop, ng mga dugo. Pero sabi dito, hindi yan makapagliligtas sa inyo. Hindi rin yan makakaalis ng kasalanan. Nagamat hindi inaalis yung nagawin natin, ito, pero baka kasi nakakaligtaan na gawa tayo ng gawa ng mga ritual, kumbaga dito po, no? Pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Kaya binigyan ng diin yung ginawa ni Jesus dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya nagkaroon ng kahulugan, ng mas malalim na kahulugan, ang pag-aalay na ginawa niya, lalo tigit ang pag-aalay ng kanyang sariling dugo. Ang panawagan sa Ebanghelyo ay sa ating Salmong Tugunan. Sabi dito, "Handa akong naririto upang sundin ang loob mo." Naririto ba tayo para sundin ang loob ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, o wala lang. Nasanay na lang kasi tayo na nagsisimba pag umaga o nagsisimba araw-araw. Pero yung pagsunod, nasaan tayo ng level ng pagsunod sa gusto ng Diyos? Minsan, hindi po mahalaga kung ano yung gusto natin eh. Kundi kung ano ang gusto ng Diyos na dapat nating sundin. Kaya di, sa Ebanghelyo, binigyan ng diin, no? Bagaman, sana wag natin ma-misinterpret na tinatalikdan ni Jesus ang kanyang pamilya. Kasi nung sabi, sino ba ang aking ina, mga kapatid? Nandoon yung kanyang ina at kapatid, tinatawag siya. Pero wag natin ma-misinterpret na
pinuputol niya ang kanyang ugnayan. Dahil kung tutuusin, ang mahal na Birhen ang isa sa pinaka dapat nating tunutularan pagdating sa pagsunod. Pero mas pinalawak lang at pinaunawa sa atin na hindi automatic na kung sila ay kaanak ni Jesus, ligtas na sila. Hindi na sila gagawa ng kung anuman. Kasi kung sila mismo ay hindi sumusunod, eh hindi rin sila maliligtas. Dahil ang kaligtasan ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang pagsunod sa Diyos. Gawin na natin lahat ng gusto nating gawin, mga trip nating gawin, kapag may mga kapistahan, sige. Pero yung tanong, maliligtas ba tayo nito? Pag inisip na, ano ba yung mga bagay na dapat nating sinusunod, dapat na nating ginagawa, kasi ito yung utos ng Diyos. Ano ba yung mga yun? Baka pwede masimula na rin naman natin, mas mapalalim pa natin ito. Nang sa ganun, talagang magkaroon ng kabuluhan ang pagsisimba natin, ang paggising natin ng umaga, ang paglilingkod natin dito. Kasi yun ang sabi ni Jesus, no? Yung mga tumatalima sa kalooban ng Diyos, yun ang kanyang itinuturing na pamilya. Nais ng Diyos, tayo po, hindi lang basta kadugo, hindi lang basta yung ugnayan, kundi ang magpapatibay sa atin ay yung pagsunod natin sa utos ng Diyos. Amen? Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.